Hello mga kasisi, welcome to my channel, Mommy Reg. Ngayon po, ituturo ko sa inyo yung bago kong natutunan sa aking channel, yung pag-i-edit ng aking mga video. Siyempre, bago pa lang tayo sa YouTube, kaya hindi natin masyado pang alam. Pero dahil sa mga applications, natutunan din natin. Ang daming applications, video editor, pero isa lang yung nag-match na sa tingin ko, okay dito sa Android phone ko. Iyon yung tinatawag nating KineMaster. Alam nyo yung KineMaster, madali lang siya mga kasisi. Madali lang siyang matutunan. Very simple, tsaka basic lang talaga yung mga basic, madali siyang matutunan. Mga basic na dapat gawin sa pag-i-edit ng picture, ng video, I mean, nandito na siya. So hindi ka na mahihirapan kahit bago ka pa lang. Gaya ko, baguhan. So, naghanap ako ng medyo match para sa akin. Ito yung nakita ko na okay, yung KineMaster. So, kung ano yung natutunan ko, gusto ko rin namang i-share sa inyo. Nandito na sa KineMaster, feeling ko full package talaga to. Complete na siya. Wala ka nang hahanapin. Nandito na siya. Although, syempre, sa start, yung palang basic ang mga natutunan ko. So, i-share ko din sa inyo para habang nagsisimula kayo, gaya ko, newbie lang din dito, unti-unti magamay nyo na kung paano yung pag-edit using KineMaster. So, start na tayo sa pag-create. I-click mo lang yung plus sign sa KineMaster. Tapos, pili ka ng ratio yung project na gusto mo. Ako, 16:9 ang ratio na pinili ko. Then, click natin yung media para kukuha tayo ng object dun sa ating media browser. Ayan. Ayan na po yung video tutorial ng kanina ginawa ko. Ayan. Ayan yung media browser. Ayan. Pili lang tayo sa media browser natin. Pagkapili natin, ang pinili ko dyan ay subscribe. Tapos, click mo lang yung check sa right side. Ayun sa taas. Para makuha mo na yung object. Ayan. Tapos, ito naman po yung paglalagay ng text transition. Ayan, pwede mong bago-baguhin. Basta, yung positive sign dun sa baba ng picture, i-click mo lang yon para ma-edit mo na yung mga in-between. Ayan, ayan po yung video tutorial. Ayan, pwede mong bago-baguhin yung mga color ng text dun sa transition. Ito naman yung pag-layer, pagdagdag ng object. Gamitin lang natin yung layer. Ayan, sa paglalagay ng another object. Tapos, ito yung pwede natin gamitin. May media, andyan yung media, effects, sticker, text, at handwriting. So, media yung gagamitin natin pagkuha ng another object. Under dun sa layer, syempre. Tapos, yung nakuha mong object, pwede mo siyang lagyan ng animation. Pwedeng galaw-galawin yan using ito yung key sa left side para magalaw-galaw mo yung object na pinatong mo. Click mo lang siya. And then, ayan na po. So, yung pinakahuli naman natin, syempre lagyan natin ng background music. Click mo lang yung audio. Ayan. Thanks for watching po. Ngayon, kung nagustuhan nyo po yung aking tinuro, subscribe and click the bell button lang po.